Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! So, meron po ako ngayong magiging bagong content. And title po nun is Answering Your Questions. Kung naalala nyo po yung sa previous vlog ko na magbigay lang po kayo or magtanong lang po kayo sa akin yung mga gusto nyo pong malaman sa akin personally or any random questions, pipili pa ako kung ano po yung masasagot ko po. Gusto ko pa rin po muling magpasalamat sa mga nagsusuporta at nagsubscribe at sa patuloy na panunood sa mga vlogs ko. Ngayon po, and of course, before I start to this question and answer, gusto ko lang din po magpasalamat sa iba pong nagbigay ng gifts na naman po and really thank you po dun sa mga nakakaalala pa rin po mag-send ng gifts. Ito po, meron pong dumating from Ninang Paz Jose. Thank you po so much, Ninang. Dumating po itong Puma shoes. So, magagamit ko po ito especially sa vlogging kasi kailangan lalo kapag maulan, dapat dark yung shoes na gagamitin. Tapos ito po yung mga damit, which is for sure magagamit ko talaga to. Thank you so much po, Ninang. And yung mga colors po talagang mga gusto ko. Nga neutral, may pastel, yan po. And ito. Saka meron din po ditong jewelry. Yan, Tabitha Webb Gemstones. Yan, thank you so much po, Ninang Paz. I really appreciate all of these gifts po na pinadala po ninyo. Saka yung kay Rob din po, thank you po so much. And of course, kay Philip Wright. Salamat din sa binigay mo sa aking album. Ito oh, kasi album ng Twice. Thank you so much! Actually, si girl group ng K-pop. Sila yung secondary na gusto ko sa K-pop. Pero yung pinakauna is of course Blackpink. Sa girl group. Saka sa boys po, group yung BTS, Bangtan Boys. Of course, pinaka-crush ko yun si Jungkook. Very talented. Okay, pag nakarating na tayo doon. So, going back, ano ba, saan tayo mag-start? Pili lang po ako ng questions. One moment po. Yan, so ayan, meron pa akong mga nakita, nabasang comments. Yung iba po is from my YouTube channel, doon po sa comment section, doon sa previous vlogs ko. So, yung iba po doon masasagot ko at so, iba po din isasagutin ko yung po mga mababasa ko hanggat kaya ko masagutin ay isasagutin ko. At meron din po dun sa Rab and Jack page sa Facebook, Rab and Jack fans. And yung, basta dun sa page na yun, nag-post din pa ako dun kung may mga tanong for me so that you get to know me better. Masagutin ko po yun. Ayan, so I'll be answering first yung mga personal background questions po para sa akin. Kasi marami na rin po akong nabasang comments noon pa. And recently, may mga nababasa pa rin po ako. So first question is, what is my complete name? And that is Jacqueline Cacho Tapia. So Jacqueline spells like J-A-C-Q-U-E-L-I-N-E. And hango po yun kay First Lady or like Queen Jacqueline Kennedy. Yun kung alam na rin po nung iba, dahil nasagot ko na po ito dun sa dating interview po sa akin ni Professor Dudes. Hango po yung pangalan ko kay Queen, or like it's First Lady Jacqueline Kennedy. Actually, ang magiging pangalan ko sana talaga is Jacque. Jacque, parang it spells like Jacques. Kasi akala noon ay magiging lalaki ako. Akala na lalaki ako. Pero nung lumabas ako is, ay, girl, babae. Kaya parang inano ni daddy na maging pang-girl yung name and sikat noon si First Lady Jacqueline Kennedy. Kaya doon na hango yung name ko. And family side ng mommy ko is of course dito sa Daet talaga. Yung Cacho family, mga taga-Daet sila. Tapos yung side ng daddy ko, yung Tapia, is tubong ano po talaga sila, Catanduanes. Pero yung family nila, sila lola at lola, yung side ni daddy is nung nanirahan yung sa Naga. Kaya marami ako doon mga pinsan, then sa Naga. Na andun po iba kong mga aunt, cousins, andun po silang lahat. Tapos, next to the question, next question na sasagutin ko is,
if ano yung nickname ko. Ang nickname ko po talaga is tawag po sa akin sa bahay is Kling Kling. Hindi ko rin alam kung bakit Kling Kling. Kasi parang dahil sa name ko na Jacqueline, parang Kling, binoble, Kling Kling. Kaya nung parang inaasar ako doon dati nung bata ako kasi payatot ako eh. So it's like tikling, ganun. At tikling, tikling. Ano, kasi yung sister ko, yung mga younger sister ko saka younger brother ko, ang tawag sa akin is Ate Kling. Kaya doon para siguro naging ano yung tikling. Yun. Payat po kasi ako dati. Yun lang. Yung Kling Kling. Tapos, yun talaga yung nickname ko. And then, sa school, since nung nag-school ako, ang tawag sa akin, since elementary, is Jack. Tapos yung iba, Jackie. Pero masanay po talaga ako sa Jack. So, even nga po yung sa BFF ko, ang tawag talaga niya sa akin is Jack. So, dun pa ako masanay. Yan, kung ano ba yung favorite animal ko? So, of course, dog talaga. I'm a dog lover. And secondary na lang po dyan yung mga cats. Kasi ang ano po, that may alaga rin po kaming cat sa bahay. Ang ano lang is kapag nasobrahan ng lambing, nangangalmot na. Yung dogs naman, talaga mahilig ako sa dogs ever since talagang nag-aalaga na ako ng dogs. Kasi kami pong magkakapatid, nung mga bata pa kami, binigyan kami nila mommy, daddy ng parang kanya-kanya naming dogs. May kanya-kanya kaming tuta at yun yung parang inaalagaan namin. So, nasanay kami na yun. Mayroon kaming parang responsibilidad na mag-alaga ng mga aso. Kaya yun. Talagang malambot ang puso ko when it comes to animals. Parang mabilis ako maiyak sa mga ganun. Parang, yun na. Kaya dyan, excuse me, kaya dyan din yung naging favorite ko yung movie na Hachiko, dahil din doon, pero ang sakit sa dibdib nun. Grabe yung iyak ko. Pero, ayaw ko lang alalahanin yung kwentong yun kasi grabe, daw ako makamubun doon. Ano pa ba? When and where I was born? Ano po? Dito ako pinanganak sa Daet Camarines Norte. At yung pong mga nagtatanong sa edad ko, yung iba po kasi is hindi sila sure sa age ko. Iba, they are quite mistaken. Akala nila I am younger than my real age. And yung iba, akala nila younger ako kay Rab. But the real thing is, I'm actually older than him. I am 2 years older. My birth date is May 15, 1992. Yan. Because Rab, birthday niya is 1st of October, 1994. So, yun. Yan, so far... Hi? Yan ang dogs. Yan, so there's a question for me regarding my educational attainment. So, I'm a graduate of Bachelor of Science in Tourism Management at La Consolacion College Daet. I graduated with honors, and that is magna cum laude. And well, maybe because kaya siguro pinirso ko din na magkaroon ng honors sa pag-graduate ko, it serves like a token of gratitude na rin para sa parents ko, since sa dami namin magkakapatid, yun ba, napag-aral nila kami ng maayos, mabuti, and in the right way. Kaya yun, sobrang pasasalamat ko rin sa kanila, kaya talagang pinagbuti ko rin yung pag-aaral ko. Kasi wala namang madaling kurso, talagang kailangan mo talaga siyang mabigay ka talaga ng effort, kailangan mo talagang mag-aral kasi kahit naman walang honors, basta yung bang nagpursige ka lang din makapagtapos para sa mga magulang mo or sa mga nagpa-aral sa iyo. Isang malaking bagay na yun sa kanila makapagtapos ka kasi syempre, kumbaga yung pag-aaral kasi lalo na kapag meron kang degree, ano kasi yun eh, parang yun na yung yaman mo eh, yung edukasyon. Kailangan talaga kayo sa mga, lalo na sa mga estudyante pa ngayon, talaga mag-aral kayo ng mabuti. Kasi talagang madadala nyo yun, lalo na sa for your career. And yun. Tsaka para na rin sa sarili ninyo yun. Question din is regarding my height. Well, dito marami kasing nagsasabi na parang ang tangkad ko daw, na parang actually, hindi ako sure kung matangkad dito para sa ating mga Pinay. But I'm only 5'3". Hindi ako ganun katangkad para sa sabihin na... Kasi sa akin kasi ang standard ko ng height, lalo na sa Pinay, kapag masabing matangkad ka, is
like 5'5 pataas, 5 feet at 5 inches pataas. Para sa akin na, hindi lang ako sure para sa iba. Pero kasi marami rin kasi nagsasabi na parang madaya nga akong tingnan kahit in person. Pag nakita nila ako, parang tangkad-tangkad kong tingnan. Tapos pag nakatabi ako, hindi naman pala sobrang, sakto lang. Para sa akin kasi average lang yung height ko eh. From Cheryl Florentino, ang question niya is, if may plano po ba kami ni Rab na mag-travel sa ibang bansa? Actually, we do have a plan. And sana nga lang magkaroon na ng parang chance and yung... Kasi may ano kasi sa ano ng ano namin, nature of work, mahirap kasing mawala ng matagal din yung, or umalis ng matagal. Pero na lang siguro kung in a day, mas dalagdagan pa namin yung mapupuntahan at matutulungan. Kasi mahirap kasing ano eh, parang pag umalis ka, hindi dapat ganun katagal. Kasi maraming yung bang isang mga tinutulungan, kailangan ng updates, lalo na kami pabahay, tapos kailangan mabalikan din. Yung ganun, kaya sana real soon makapag-travel. And ito, kung paano daw po ba kami nagkakilala ni Rab? Well, magkakilala na kami since high school dun sa Camarines Norte State College Laboratory High School. Magkakilala na kami pero wala kaming common friends and nagkakakita lang kami sa school pero parang wala naman talaga kaming story na nakapagkwentuhan or nakapag-usap. Then that was last year lang since nakapag-usap kami ulit. And ilang years daw? Ay, wala pa kaming taon. Ilang years na daw ba kami? Wala pa po kaming isang taon. So, yun ako naranasan na bang maghiwalay. So, never pa po. Who is more inclined to be jealous? Sino ba? I think, hindi ako sure ha. Pero parang, feeling ko lang si Rab. Feeling ko lang. Sorry, love. Ewan ko, kasi siguro hindi naman ako ano yung mabilis, yung parang nabilis, or yung tawag doon, yung selosa. Hindi naman, kasi siguro I trust him that much, kaya parang wala naman akong reason para mag-selos. What do you find sexiest about Kuya Rab? Honestly speaking, ano, ewan ko, siguro napapansin din naman to ng karamihan. Siguro yung talagang lips niya. Kasi ano eh, ano siya, parang red yung lips niya. Actually, it's pinkish, hindi red. Which is, yun ang wala ako. Pero sana, bakit ganun? Siguro, ano kasi dahil genetics. Yun nga. Yun, dahil nga tisoy siya, yun. Yun talaga yung mapapansin mo sa kanya eh. Lalo na kapag kumain siya ng manghang or what, ano yung talaga mabilis mumula yung lips niya. And yun na rin yung, ano ko, yun na naging napansin kong attractive sa kanya, yung lips nga. How do you express anger? Well, ano kasi, siguro pag ano ako, I prefer na, ano, I tend to be silent. Yung parang ganon. Hindi mo, ayoko kasing, ano eh, ilabas agad yung galit ko. Parang gusto ko kasi makapag, ano muna ko eh, makapag-isip muna ako ng maayos, ganon, bago ko ma-express. Kasi, siguro dahil, so as years go by, ano eh, parang naano ko na siya eh. Kumbaga naaral ko na rin or natuto ako kung paano i-handle yung anger, yung galit, yung kung paano ko siya ma-express in a right way. Kasi hindi pwedeng ano eh, ganun ano ka agad kapag galit. Kailangan ano ka, mag-express mo siya ng maayos at madaan talaga sa usap. Or talagang ma-communicate mo siya ng maayos na hindi ka... ano, hindi kayong mabang pasigaw or what, kasi mostly ganun ang nangyayari sa iba. Ganun. So, yun ang gusto kong maiwasan. Yun ang talagang dapat naiwasan para magkaroon ng maayos na communication. Question dito na, do you like to be surprised? Yes. Ang saya, ang sarap din kasi sa feeling na parang you're being surprised, especially by your loved one. Kasi ano eh, wala, iba yung ano, parang iba yung kilig saka yung saya na nararamdaman. Tapos, kahit sa simpleng bagay lang, kahit hindi material yung surprise, ano, iba talaga, iba yung dating. So, yun. Iba yung happiness na dala nun. And may tanong din dito kung nasubukan na daw ba naming magsinungaling sa parents para lang makapag-date? Well, actually, sa amin, no. Sa amin, between ni Rab, kasi...
start pala ng relationship, parang naging open naman ako. Naging open naman ako kina mommy and daddy. So, lagi kapag lalapas, lagi naman niya akong ipinapaalam. Saka, dun nga, na-mention ka na rin to kung gaano siya ka-respectful sa parents ko. Kasi talagang, kahit ano pa yung mga biglang lakad or what, talagang andyan siya to face my parents para ipaalam ako na mabuti. Yung maayos, saka hatid sundo talaga ako. Kapag aalis, doon papaalam ako mismo kina mommy at daddy, face to face, ganun. Kasi si daddy, ano kasi, more of a conservative type. Parang ano pa rin siya sa ear nung dati nila na talagang, yung ganun, kung magpapaalam ka talaga, personally. Tapos, ganun din kay mommy. And, so pag-alis kami ganun, papaalam nung maayos. Hanggang pag-uwi, ganun pa din. Face-to-face pa rin niya akong ibabalik sa bahay. Tapos may question din dito, parang it's like a random question. If, have I ever been cheated by someone daw ba? Kung I have been cheated before. Yes. Pero hindi ko na siguro i-detail because it's from the past na. So past is past. And of course, I learned from it. And of course, every one of us learned from our past experiences. May it be good or not, marami itong nai-impart sa atin kung paano tayo maging better person and maging better version of ourselves. Kumbaga, who are we today is of course kung paano tayo na-mold ng past. And of course, still, kahit paano pa sa past experiences natin, we have to always, lagi ko pa rin tayong kumapit kay Lord kasi siya yung pinaka-strength natin dyan eh. Siya talaga. Jesus.